May ibang player sa PBA na kahit mataba eh hindi nagpapapayat dahil yun ang size na kung saan ay komportable sila. Minsan, dyan nga sila kumukuha ng lakas. E paano kung dahil sa bigat na taglay ay masisira pa lang career mo sa PBA? Si Ken Bono ang napili nating i-feature sa inyong request. Siya ay naging halimbawa din ng mga players na ang galing sa kolehiyo pero pagdating sa PBA, pinagpapasapasahan at pinapaupo. Tara mga quiz, kumustahin natin si Ken Bono ngayon at ano na ang buhay niya pagkatapos ng career sa PBA. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nung una ko siyang nakita sa UAAP, akala ko nga Amerikano eh, pero nagulat ako na Ilonggo pala siya. Si Carl Kenneth o Danny Bono ay pinanganak at lumaki sa Iloilo City. Sa murang edad, siya na agad ang pinakamatangkad sa pamilya at naglalaro bilang sentro sa ligang barangay. Noon, hindi pa naman siya masyadong mataba. Siya ay nagpatuloy sa pagbabasketball sa Iloilo Central Commercial High School, pero sa kolehiyo, nadiskubre. Pumasok siya sa Adamson. Si Ken Bono ay mabagal pero ang lakas. Ang humasa talaga sa kanya si Coach Leo Austria. Ayon kay Coach, magbawas ka ng timbang kasi ang bigat mo, yun ang nagpapabagal sa'yo. Kahit sa mga drills at practices, laging naiiwan. Pero sa low post, okay na okay si Bono. Ang kinagandahan pa sa kanya, mas humahataw sa labas kaysa sa ilalim. Kasi may outside shooting po yan, may mga jumpers pa. Nung time na yon, siya din ang number 1 three-pointer nila kaya hindi na nakakapagtaka na sa kanya binigay ang UAAP MVP at napabilang pa sa Mythical First Team na parehong nangyari noong 2006. Sa parehong taon, nakapaglaro din siya sa PBL under Montana Ponchap at sa Buana Luillier. Sa PBL, mas ginalingan pa ni Bono at naging front runner sa MVP race kasama si Jason Castro pero natalo nga lang si Bono dahil sa kakulangan sa media votes. 2007, nakuha niya ang Sportsmanship Award at napabilang din sa Mythical First Team. Sa 2007 pa rin, nagpa-draft na siya sa PBA na pinili ng Alaska 6th overall. Ito mga kuis, kung titingnan mo mabuti ang kanyang career history, walang team ang humahawak sa kanya na matagal maliban sa Meralco. Since nung tumapak siya sa Alaska, halos wala pang isang taon na lilipat na. Pero kahit na ganun, nakakuha naman siya ng title nung na-trade siya sa San Miguel noong 2008 at 2009 nagkampiyon ng SMB pero dahil walang maayos na playing time kaya nilipat rin sa Coca-Cola Tigers. 2010, na-trade patungo Barako at dahil nga madalas bangkuin, tinanggap niya ang opportunity sa ABL na kung saan naglaro siya sa Bangko Cobras pero bumalik din ang PBA noong 2012. This time, isang caliber team ang napasukan niya. Ang ganda ng lineup ng San Mig Coffee Mixers noon at going Grand Slam na. 2013, ang BMEG na naging SunMig ay nagkampiyon sa Governor's Cup at ito na ang pangalawang ring ni Ken Bono. Sa mismong taon 2013 matapos magkampiyon, binigay siya sa Meralco Bolts. Dito sa Meralco, parang nagustuhan nilang playing style niya kahit mabagal. Despite sa average niyang 3 points per game, nanatili siya sa Bolts ng 5 taon. Ang Meralco din sa taong ito ay maraming undersized centers kaya sumubok sila kay Bono. Kaya lang, pinakawalan din noong 2019. Agad naman siyang sinalo ng TNT pero hindi nga lang ginamit at wala nang kumukuha sa kanya. Matagal siyang naghintay ng mga bagong opportunities pero walang dumarating. Alam niyo mga kuis, malaki ang epekto ng pagiging overweight sa basketball career lalo na pag nasa PBA ka na. Kung sa UAAP siguro, dominant pa pero sa pro ranks, nako wala na. Alam nga naman, sa PBA, maraming malalaki, matatangkad pero mabibilis naman. Ang lamang lang ni Bono ay shooter siya talaga pero sa takbuhan, nako, laging naiiwan at madaling mapapagod. Siguro, itong kay Bono, pinabayaan lang niya ang kanyang katawan. Hinayaan niyang lumaki. May mga extra rice players naman sa PBA gaya ni Belga, Kinyahan. Pero mabibilis, may tira din. Pero sa kanilang tatlo, sa palagay ko, mas solid shooter si Bono. Kung pinakondisyon lang sana ang katawan at may disiplina sa sarili, siguradong magtatagal siya sa PBA. Parang klaruhin sa lahat ha. Wala po tayong body shaming dito. Bali, sinasabi lang natin kung anong epekto nito sa career ni Bono. Overall, pang PBA caliber talaga siya. When it comes to skills, big man na shooter eh. Teka,
Ano na nga ba ngayon si Ken Bono? Surprisingly, siya pa rin ay isang active basketball player. Huli siyang naglaro sa 3x3 league under San Miguel at siya talagang ace player dito. Bukod dyan, meron ho siyang magandang business ngayon. Siya ho ay dog breeder at binibenta niya ito online. Balita ko, malaki daw ang kikitain sa negosyong yan eh. Maayos ang buhay niya ngayon, lalo pat lagi siyang kinukuha ng San Miguel sa 3x3. Kahit negatibo ang feedback ng mga tao sa kanya, pero palaban yan, sabi niya. Hindi siya built for speed, pero built with power na mahirap tapatan. Yan si Ken Bono. Okay mga koys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko naman nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Efren Joke na watching from Italy, Michael D, All Black NZ, Panay Beach, Herbert Balieza, Kat Sakino Dukusin, Ayumi's Kitchen, Isidero Nalzaro, Marvin San Jose, Kapitan Tolitz, Jobs TV, Team Kian, Vinson Wills at Kai, Eduardo Escano.